Hello guys, welcome back to my channel. Ayan guys, good morning sa lahat. Good morning, good evening, good afternoon. Saan mang sulok kayo ng mundo ngayon guys. And I hope na maayos kayo ngayong araw na to. Ayan. Enjoy my video. Ayan. So, eto guys is the time na nagbakasyon ako sa Pilipinas. Then, connecting flight ako via Manila International Airport to Lawag Airport. Ang sinakyan ko guys is Philippine Airline. Ayan. So enjoy watching. So ang duration po ng travel from Manila to Lawag Airport is 45 minutes lang siya. And then yung magkaiba pala yung international airplane at saka yung domestic guys, kasi yung international airplane mas malaki siya kaysa sa domestic flight ba? Tama ba yung sinasabi ko? Kasi yung airplane na ginamit namin, yung sinakyan namin na Philippine Airline din siya, it's mas maliit siya kumpara sa yung pang international na airplane. So, ang cute-cute. Hindi naman yung masyadong maliit na maliit, pero mas small lang siya sa regular na pang international. Ayun. So, nagta-taking off pa lang kami dyan guys sa dito pa lang yun sa Manila Airport yan. And then, that time medyo marami na rin yung umuwi ng Pilipinas kasi medyo maluwag na ang mga requirements papunta or pauwi sa Pilipinas. At that time ngayon, that time pa ay one health pass ang request na hinahanap sa atin, tsaka yung fully vaccination cert. Pero ang pagkakaalam ko ngayon guys, as of now, effective daw December 31, 2022, yung one health pass pinalitan ng e-card, and then suddenly pinalitan nila ng e-travel, oo. One health card, and then e-arrival pala. Tapos ngayon, final is e-travel. Parang lang din yun guys. Katulad lang din ng one health pass, yung pagsasign up doon. Nabago lang nun, no? Effective December 1, yun. Yun yung bagong patakaran pag uuwi ka sa Pilipinas is e-travel na ngayon. Wala na yung one health pass, wala na yung e-arrival. Kundi e-travel na lang daw yung ayan. Yun yung updated ngayon. Sa mga uuwi sa Pilipinas ngayon, e-travel na ang kailangan. At saka yung OEC, yun. Yung mga certificate ninyo sa vaccination, kailangan yung date at ayun, basta nandun naman yun. Mas madali lang naman i-fill up yun guys, lalo na kung kompleto naman yung mga requirements ninyo na hinahanap doon sa fill upan ninyo. Ayun. So ganyan yung guys, yung pag nasa taas ka na, alam niyo ba yung mga ulap, parang bulak na nakalutang, ayun. So, ang mapapanood ninyo or makikita nyo sa buong video ko, guys, is ang ito lang yung nandito tayo sa Alapaab, ayan. Makikita nyo, pasensya na kayo, guys, na nataon ako sa window na may andun yung nakalimutan ko na yung tawag. Diyan yan, guys, yung umiikot. Ayan. Ganyan pala sa taas. O, tignan ninyo. Yung lupa or ang mundo pala is
napapalibutan ng tubig and mas marami ang tubig kaysa lupa. Tama ba yung pinagsasabi ko, guys? Mag-comment lang kayo dyan kung tama ba o mali. Anything, feel free to comment. Kung hindi nyo nagustuhan ang video ko, sabihin nyo lang, guys, para maipa-improve ko naman tong video or mga kinu-content ko. Ayan. Everything is accepted. Charot, ana. Papa-English tayo ba? Wala akong masabi. Ano bang sasabihin ko? Kasi buong-buong video hanggang sa huli nito is ayan, alapaap, ayan, mga ulap, ayan. Nilagyan ko lang siya ng ibang effect dito para naman hindi maboring. Kunwari may magic-magic. Charot. Ayan. Ganyan, oh. Ang ganda sa ano, guys. Sa, at saka yung na-experience ko, ayun ko lang sasabihin, yung pag sumakay ka pala ng ano, sumakay ka ng eroplano, yung turbulence na sinasabi nila, turbulence ba? Tama ba yung pagkakabigkas ko? Pag nakadaan ka yata ng makapal na ulap, yung parang aalog-alog din yung eroplano, guys. Ayun. Parang rough road din. Yun. Minsan nga, dati, naka-experience din ako nung umuwi ako ng Pilipinas. Hindi ko na matandaan kung anong year yun. Yung kidlat, meron din kidlat. Nakakita na rin ako ng kidlat sa Alapaap, guys, na nasa eroplano ako. Yun. Nakakatakot din. Yung kidlat na yun is kasama ng ano, ng makapal na maitim na ulap yun. Lucky ngayon, ano, maganda yung klima, maaraw, ayan. So, bale, nakat na yung video natin, guys. Dito, sa part na to, nasa vicinity na tayo ng Ilocos. Di ko lang sure kung Ilocos Norte or Ilocos Sur. I think Ilocos Sur kasi ang Lawag City is nasa sakupan pa rin ng Ilocos Sur. So, malapit na tayong lalapag. Mga ilang minuto na lang ay bababa na tayo. Pero medyo mataas pa rin kami dito. Pero nakikita na yung mga kabahayan pero not so close pa. Ayan. Ayan, tingnan niyo yung ulap, guys. Yan. Parang bulak lang talaga siya or usok ba na namuo tapos umulutang lang sa ere. Parang usok na ganun. Yan. Tama ba yun? Usok. Mas okay yata yung usok. Or yung ano, alam niyo ba yung hamog? Yan. So, ang ganda naman. O, tingnan niyo. Nadadaanan namin yung ano. Tingnan niyo, parang ang likot-likot yung camera ko kasi sa kagaya ng sinabi ko, pag nakakadaan kami ng ano, ng makapal na ulap, parang aalog-alog yung ano, yung eroplano. So, ganyan pala, guys. Pag nasa taas kayo, titingnan ninyo yung mga daan. Ang ganda pala ng ano, guys, pag nakikita ninyong makulay, green na green yung mga kabundukan or yung mga rainforest ba? May rainforest pa sa Pilipinas. Ay, di meron. Tingnan ninyo, guys. So, ayan yung mga national road. Oo, nasa part na kami ng Ilocos nito. Konti na lang, ilang minuto na lang lalapag na kami. Medyo bumababa na tayo. Ayan, medyo visible na konti yung mga kabahayan. Ayan, yung mga daan. So, ang ganda pala ng ano, no? Ang ganda pala ng mundo. Ayan. So, tingnan ninyo yung mga ano, guys, yung mga bahay. Mostly dyan, nakikita ninyo mga rice field. Ayan.
Hindi ko lang alam kung ano na yan, yung banda dun. Ayan, malapit na kaming bababa. Ilang minuto na lang, mga 3 minutes na lang, bababa na kami. Ayan. So, yun lang guys. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-like na rin, tsaka i-subscribe, and hit the bell notification para lagi kang updated sa mga upcoming pang mga content. Ayan. Mag-comment lang kayo guys. Ayan. Kung gusto nyo magpa-shoutout, just comment on. And then, my page pala ako guys. Paki-follow naman. Nasa description box pa, nasa description box yung aking TikTok account at saka Facebook account din. Maraming salamat in advance. So excited na ako kasi for almost 4 years na hindi ako naka-uwi kasi nga nag-pandemic, diba? Supposed to be uwi ako after 2 years. Every 2 years kasi yung uwi ko. Kaso nga lang, naabutan tayo ng pandemic. At kaya yun, di naka-uwi. So ngayon, naka-uwi din. And excited makita ang pamilya. After 4 years, ayan. O, tingnan nyo guys, bababa na kami. Bali dito yung sa Lawag Airport. Ngayon. Yan kasi yung pinakamalapit na airport sa amin. Kasi pag magbabas ako guys, 13 to 14 hours bago kumaris yung province namin. Yeah. So thank you for watching. So ang bilis oh. Maliit lang yung airport dito guys kasi domestic lang naman siya. Ayan. Thank you so much. Ayan. Happy watching. Sana hindi kayo na-boring. Kung na-boring kayo, comment down below. Thank you and good day.